What is up, Yutong? It's your boy, Yekyek. And today, ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano ba ang mga magandang sprocket combination sa motor nyo. At kung ano ang pros and cons ng pagpalit nyo ng sprocket. Bago ang lahat, please subscribe the channel and like the video. Let's go! Kung gusto nyo palang bumili ng sprocket guys, nakalink na down below kung saan ako nakabili ng aking sprocket. And trusted ko na tong store na to kasi na-receive ko na yung order and okay naman lahat. So click nyo lang yung link sa my description and pwede na kayong bumili ng sprocket nyo doon. Marahil ay madami na sa inyo ang may alam ng pagkukombinasyon ng sprocket. So itong video na ito ay para doon sa mga di pagaanong naiintindihan ang sprocket combination. Una sa lahat, ang sprocket combination ay para lang sa mga manual at semi-manual na motorsiklo. Kaya kung scooter owner ka, sige na nga, manood ka na rin. Okay, ano ba ang sprocket combination? Ang sprocket combination ay ito yung makakapagbigay ng ratio kung gaano ba kalakas at kabilis ang itatakbo ng motorsiklo nyo. Kung ang hanap nyong setup ay standard, yung tipong sakto sa hatak at sakto sa bilis lang, huwag nyo nang galawin sprocket nyo kasi standard na yan. Stock gaming na lang po kayo. Pero kung ang hanap nyo naman ay konting adjustment sa performance ng motor nyo, ito ang mga ideyang kaya kong ibigay sa inyo. Una sa lahat, may tinatawag na ratio ang bawat combination ng sprocket. Paano makuha ang ratio? Simple lang, bilangin nyo lang ang ngipin ng rear sprocket nyo at i-divide nyo sa ngipin ng engine sprocket nyo. Kunyari, 36 teeth ang rear sprocket nyo at ang engine sprocket nyo naman ay 14 teeth. So, 36 divided by 14 equals to 2.5. Yung 2.5 na yun ang ratio or bilang ng rotation ng engine sprocket nyo para makabuo ng isang full rotation sa rear sprocket nyo or ng rear na gulong nyo. Nga pala, ang rear sprocket yung sprocket na nakakabit sa likod ng gulong at yung engine naman obviously yung nakakabit sa engine nyo. Engine sprocket nga, diba? Ngayon, paano ba yung adjustment na sinasabi? Paano ba i-adjust na pampabilis ng takbo ng motor at paano din i-adjust na pampalakas ng hatak ng motor? Katulad nga ng sinabi ko kanina, nakadepende sa ratio ng sprocket ng motorsiklo nyo ang bilis o hatak ng gulong nyo. So balikan natin yung example. 36 rear sprocket or 36 teeth rear sprocket divided by 14 equals to 2.5. Yung 2.5 na yun yung ikot ng engine sprocket nyo para makabuo ng isang full rotation doon sa rear sprocket nyo. So kapag mas mababa ang ratio ng sprocket combination nyo, mas mabilis ang takbo ng motor nyo. Mas magaan din ito, less vibrate at syempre mas tipid sa gasolina kasi mas mabilis kang makakarating sa paroroonan mo. Counterclockwise naman yung pagtataas ng ratio ng sprocket. Normally, ang mga gumagamit nito is yung mga motorsiklo na laging may mabigat na load, katulad ng motorsiklong laging may angkas-angkas, yung ginagamit ng mga nagdi-deliver, at yung mga tricycle. So, paano ba mapapabilis yung takbo ng motorsiklo natin sa pamamagitan ng sprocket combination? Kunwari, nanggaling kayo sa 36 by 14 na combination, bawasan nyo yung rear sprocket nyo ng kahit dalawa. So, magiging 34 by 14 yung sprocket combination nyo. Ang total ratio nun ay
2.4. So, ibig sabihin, nabawasan siya ng 0.1, kaya mas bibilis ng bahagya yung motor nyo. Kung gusto nyo naman mas mabilis, bawasan nyo pa ng konti yung rear sprocket nyo. Sabihin natin, gawin natin 14 by 32 na lang yung sprocket combination nyo. Ang magiging ratio naman nun ay 2.2. So, mas mabilis na yung ikot ng rear na gulong nyo kumpara doon sa combination na 14 by 36. So, habang bumababa yung ratio, bumibilis siya. Ngayon, puntahan naman natin kung paano pataasin or palakasin ang hatak ng motorsiklo. Simple lang, magdagdag lang kayo ng magdagdag sa rear sprocket nyo. Kahit hindi nyo nagalawin yung engine sprocket. So, kumwari, galing kayo sa 14 by 36 na combination na sprocket, gawin yung 14 by 38 na sprocket combination. Ang magiging ratio nyo nun ay 2.7. So, mas malakas yung hatak ng sprocket combination na yun. Lalo na kapag pumalo kayo ng ratio na number 3, mas malakas yung hatak nun. Ang kaso nga lang, mas mabagal yung acceleration nyo, mas mararamdaman nyo yung vibrate ng motor, at syempre dahil nga sa mas mabagal kayo, mas magastos din ito sa gasolina. Since napag-usapan na natin kung ano ba yung ideology sa pagpapalit ng sprocket, ngayon pag-usapan naman natin ang pagpapalit ng sprocket sa single na motor. Madami kayong dapat i-consider pag magpapalit kayo ng sprocket sa motor nyo. Una na dyan, kung gaano ba kabigat yung load ng motorsiklo nyo. Let's say for example, mag-isa lang kayong gumagamit. Pwede naman na stock na lang yung gamitin nyo or pwede kayong magpalit ng mas mababang ratio. Basta kaya kayong iusad ng motorsiklo nyo. Guys, huwag kayong gagamit ng 1:1 ratio kasi mahihirapan na yung motorsiklo nyo nun. Sobra. Ang maisasuggest ko sa inyo na pinakamababang ratio ng sprocket kapag magpapalit kayo at single rider naman kayo, lagi lang kayong mag-isang nagdadrive ng motorsiklo, pinakamababa na siguro is 2 or 2.1. Yun na yung pinaka sagad na baba na pwede nyong gamitin, especially kung 125cc lang yung motorsiklo nyo. Bukod doon, ano pa ba yung mga bagay na dapat nating i-consider kapag magpapalit tayo ng sprocket combination? Isa pa is yung kalsada or yung terrain na lagi nyong dinadaanan kapag nagmumotor kayo. Let's say for example, nasa Manila lang kayo at most of the terrain na dinadaanan nyo is flat lang naman, walang akyat baba. So, okay lang na standard yung gamitin nyo pababa. Pero, kunwari nasa Baguio kayo, so, akyat baba yung kalsada sa Baguio. And definitely, hindi ko maisasuggest na magbaba kayo ng ratio ng sprocket combination nyo. Kasi mahihirapan naman yung motor nyo na mag-akyat baba, lalong-lalo na sa lugar katulad ng Baguio. I highly suggest na kapag ganun yung terrain sa lugar nyo is magtaas kayo hanggang 3 or kung maaari, mas taasan nyo pa more than 3. Para mas maging smooth yung pag-akyat nyo sa mga lugar na matataas. At ito pa, magandang i-consider na rin natin yung horsepower ng ating motorsiklo. So, kung flat lang naman yung terrain na lagi nyong dinadaanan at ang horsepower ng motorsiklo nyo is 9 pataas, mas maganda huwag kayong bababa ng 2. 2 na ratio ng sprocket combination. Pero kung mas mababa naman sa 9 horsepower, mas maganda kung 2.7 pataas yung ratio ng inyong sprocket combination. Dun sa mga big bike, palagay ko mas malakas naman kasi yung horsepower ng makina nila. Kaya okay lang sa kanila kahit anong combination. Mas hindi nga advisable sa big bike yung sobrang taas ng ratio ng sprocket kasi automatic na namalakas yung hatak nila. So, kailangan nila ng mas magaan para mas madali
yung biyahe nila and para mas magaandalhin yung makina at less vibrate din. So yan guys, sana may natutunan kayo at may naintindihan kayo sa videong ginawa natin about sa sprocket combination. Kung sakasakali man na meron kayong katanungan, just put your question in the comment section down below. At ewan ko ba kung nabanggit ko na sa inyo kanina, magpapalit ako ngayon ng 15 teeth engine sprocket. Ito ay pang XRM and fit naman siya sa lagay ng sprocket ng Fury 125. Is just that medyo hindi ko siya mailak. Kailangan kasing pangal nito, panipisin. Either panipisin itong lock niya para magkasya siya, or ipapa-machine shop ko yung engine sprocket para magkasya itong lock ng ating Fury 125. Trinay ko siyang lihahin pero naka isa't kalahating oras na ako, halos hindi pa rin nababawasan yung lock eh. Kaya ang gagawin ko na lang siguro, ipapalagyan ko na lang ng kanal to sa ano, sa machine shop. So yan guys, galing na ako sa machine shop at ayan nga, pinalagyan ko na siya ng kanal, pang XRM to, at nagbayad ako ng 100 pesos para lang sa kanal na yan. And sigurado, magpipit na to dito sa ating Fury 125. Ito kasi yung problema dyan eh, yung lock niya eh. Hindi pumapasok eh kapag hindi siya, pagka wala siyang kanal. So, kailangan lang natin maipasok yan. Kaya ako siya pinalagyan ng kanal. So yan guys, kabit na natin itong ating bagong sprocket, no? So tatanggalin lang muna natin yung lock. And simple lang naman tanggalin yung lock nito. Ang kailangan mo lang naman ay yan, kailangan mo ng flat screwdriver. And then yan, kailangan mo lang din ng pliers or long nose para matanggal ang ating lock. So ganyan lang po yan, ganyan ang diskarte. Yan, tanggalin na rin itong lumang sprocket at palitan na natin ng ating 15 teeth na sprocket. So yan, pasok na, ayos na. Magigpit na tayo ngayon ng gulong guys and make sure na tama lang yung tension ng kadena. Yan, dapat may play. So okay na yan. So yan, higpitan natin ng todo para lang sigurado na hindi tayo mawawalan ng isang gulong habang tayo nagmamaneho. Let's go! So yan guys, ia-align na lang natin to and okay na, ayos na. Maganda na yung tension niya sa kadena and higpitan na lang natin ng maigi para hindi kumalas yung gulong. And then after nyan is test ride na natin, no? Kaya tayo nagpalit ng engine sprocket from 16 teeth to 15 teeth para magkaroon ng konting hatak yung ating motorsiklo, kasi nga palagyan naman natin kasama ang aking girlfriend at saka yung tupa ko, kaya dapat lang na medyo may konting power yung ating motorsiklo para hindi mahirapan yung makina. So I think hanggang dito na lang siguro guys, okay na yan. Pantay naman yung pagkaka-align ko siguro pero pantay talaga yan. Please like the videos and subscribe the channel. Bye for now.